So, what's up guys? Welcome sa panibagong video natin. And ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano ba mag-connect ng tatlo o higit pang sub gamit ang isang amplifier. So, itong video po natin na ito ay para po sa mga beginners. So, kahit ako po is medyo beginners pa po. Kasi almost 3 years pa lang po ako sa license sounds industry. So, ang may babahagi ko po ngayong araw is mga natutunan ko sa panonood ng YouTube and sariling experience na rin po. So, again, this video is for beginners po. So tara, samahan niyo po ako. So, gumawa po ako ng video na ito kasi meron pong humihingi ng tulong or ng advice kung paano pagganahin ng tatlong speaker pala gamit ng isang amplifier. So, marami pong pwedeng maging connection. So, dati po kasi, ang ginagamit po namin connection ay, so, tatlong speaker yung sa amin. Ang ginagamit po namin, so, speaker niyan. Ganyan po yung gamit namin connection dati. Kung saan, ito yung amplifier natin. So, meron dyan negative, positive, positive, negative, speak on. So, powered amp po yan, ayan. So, dati po, tatlong connection po yan dati. So, ito ay naka-connect dito sa isang partner. Then, yung isa is dito naman. And then, yung isa pa is naka-connect, naka-speak on sa isa. So, ganyan po yung connection namin dati. O yung ginagawa po namin dito dati is nagsosolo po itong MCV namin sa isang channel. So, ganyan po yung connection namin dati. And then, hanggang sa naisipan po namin pag-isahin itong dalawang subscope. So, itong dalawang subscope na to, pinag-isa namin. Pero, ganun po rin yung connection. Dito namin pinag-isa. Dito siya sa isang channel. So, kumbaga, pinaralal namin itong dalawang subscope. And then, mag-isa nung MCV sa isang channel. So, ganun po yung connection namin dati. So, ngayon po, yung ginagamit na po namin connection ngayon is yung merong tinatawag na jumper or yung isa na wire lang po yung galing sa amplifier. And then, in-out po sa mga speaker. So, para mas malinaw po, is gagawa po tayo ng diagram. So, ito po yung ating amplifier. Yan. So, meron tayong tatlong speaker. So, meron tayong speak on. So, ngayon po yung connection ng ating mga speak on terminal. So, it's either negative 1 dito, pwedeng negative 1, positive 1, negative 2, positive 2. So, ganun lang po yun. So, yun po yung ating polarity and of course, yung number sa ating speaker terminal. So, ngayon po, yung connection po dito sa speakers natin. So, halimbawa po, ito po yung ating speaker. So, dito po, sa loob po itong speaker sa ating terminal, itong negative natin, gagamitin natin yan dito sa ating negative 1. So, yung negative natin, negative 1. And then, of course, positive is doon rin sa ating positive 1. Doon rin sa ating positive 1. So, ganyan po yun. And then, tatalon po ito. Itong connection na ito, maglagay po kayo ng maliit na wire, tatalon po sa positive 2. So, positive 1 to positive 2, tatalon yan. And then, sa negative 1 to negative 2, tatalon din yan. So, yun po yung jumper niya sa loob ng speaker. And then, pupunta po siya dito sa ating out. Gagamitin na out. So, yung positive 2, tatalon yan dito sa ating positive 1.
And then yung negative 2 natin, tatalo naman sa negative 1. And then, positive 1 to positive 2 na naman. Then negative 2, negative 1 to negative 2 na naman. So, ganun lang po yung concept. So, pareho po yan. Pareho yung connection dito. Pareho din po dito. So, parehas po yan ng concept. And then, dito po, yung 1 lang po yung gagamitin natin dito. Kasi ito na po yung dulo nating speaker. Ayan. So, ganyan na speaker po ito. So, ganyan na po yung connection namin. Ngayon. So, mula dito sa ating amplifier, negative 1, of course, meron yung wire. Pupunta ngayon yan sa ating in sa ating MCV. So, sa in ng ating MCV, it's either way, pwede mong unang kunin yung MCV or sa USB scoop or sa isa pang speaker. So, kami po, kinuha po namin sa MCV, yung pinakauna. So, mula dito sa in, nakasaksak na yan. Ito yung wire na pupunta sa amplifier. And then, kuha po kami ng maliit na speak-on to speak-on connection. Speak-on to speak-on. Sa out, papasok naman dito sa in ng isa pang speaker. So, another, isa na naman ulit na speak-on to speak-on. Mula sa out, pupunta naman sa in ng dulong speaker. So, ganun po yung connection namin ngayon para mapagana po yung tatlong speaker. Tatlo mahigit. Kasi kapag may apat pa kayo, magdagdag lang ulit kayo ng speaker dito. Then, ganito po ulit yung concept. May tatalon. Tatalon. Then, tatalon doon. So, ganun lang po yun. So, parallel po siya. Parallel po siya na may jumper. So, jump lang po yan. So, out amplifier, in, out, in, out, in. So, ganun lang po yung concept ng ating connection. So, ulitin ko po, to summarize, mas simplest form po natin. So, ito na po yung simplest form. So, again, ito po is yung connection sa loob. So, ito po yung wire sa loob, ito yung wire sa loob, and then ito yung wire sa labas. Ito na yung mga connection natin or speak-on natin. So, out ng amplifier, punta sa in, then tatalon yun sa loob, positive 1 to positive 2, negative 1 to negative 2, and then another wire para sa out, which is out natin, then pupunta sa in ulit ng kabilang speaker. Then talon, and then sa dulo ng speaker natin. So, kung gusto nyo magdagdag, ganun ulit, pupunta ulit sa panibago, then, ganun lang yun. So, ganun yung connection namin yun. So, wait nyo po yung part 2 natin para mas i-demo po siya sa mismong gamit natin. Kasi gabi ko na po ginawa itong video, so bukas po, mag-video po ulit ako na gagawin ko po ng actual yung connection namin. Again po ha, this is for just beginners po sa mga sounds. Shout out po kay Ariel Agsawa na siya yung gumawa ng concept ng diagram na to. Ayan. Shout out din po kay Orion Stogero na siyang nag-comment po sa ating video kung paano daw po i-connect yung tatlong sub. So ito na po. So wait nyo po yung ating second part para doon ko po i-demo ng sa mismong speaker po natin at amplifier yung ating connection. So, hanggang dito na lamang po. Again, kung kayo po bago pa lang po sa lights and sounds or sounds, is feel free po to explore yung mga gamit po ninyo para po matuto po tayo in our own. So, ganun din po kami, ganun din po ako. So, yung iba, natutunan ko sa YouTube, yung iba, is experience ko na rin. Kasi nagigets ko na rin
kung paano nag-work yung mga connection ng mga ating speakers. So, kaya po, ganun po just advice ko sa mga beginners na huwag po kayo matakot na mag-explore sa mga gamit po ninyo para mas matuto po tayo. And i-maximize po natin yung internet kasi marami po dyan na pwede nating i-research, panoorin kung paano at ano yung gagawin natin sa ating mga gamit. Ayan po, salamat po sa panonood. Mag-like, mag-share, comment, subscribe, and don't forget to hit the notification bell po para updated po kayo at ma-update po kayo sa part 2 po ng ating video. So, salamat po sa panonood. God bless.